Oo. Kasi si ate, nakita ako kanina, sobrang abot yung iyak niya. May naawa ako. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit hindi nila ako maintindihan. Bakit masama ba yung intention ko na huwag kong pag-iwalay-walayin yung mga kapatid ko? Hindi ka nila iaangat eh. Ibabagsak ka nila. Sisirain yung loob mo. Si nanay tsaka si tatay, kahit pa paano may makikinig sa akin, kahit pa paano may makakaramdam ng hirap na nasloob ko. Napakalaki po kahit ikram nung may magulang sa wala. Eto, nararanasan ko ngayon yung kung may magulang may masusumbungan ka, may madadaingan ka. Minsan, tara kong baliw. Ako na eh. Dapat kasi hindi na kayo nagwala eh. Sige, dapat yung sumusulat nito eh. At ngayon po ang pang-anim na araw po sa paggawa po sa bahay po ng ating Kuya Dandan. At nauna po ang ating Techram team. Wait lang po. Ayan, nauna po ang Techram team kanina. At ako po kasi ay bumili po muna ng kanila pong makakain. Ayan, para po sa ating Techram team. Para po sa kanilang dedikasyon. Kasi pagyan sa paggawa po sa bahay po ng ating Kuya Dandan. Aww. 10 box po to, 10 box. Wow. Hello Kuya Dan. Ala, kumakain pala sila. Oh. Ayun, okay. So tabi mo yan, pang merienda natin mamaya. Bobby! Si ni Kuya Bobby, oh. Oh, si Kuya Bobby pala to. Nakilala ko lang si Kuya Bobby. Kuya Bobby, ba't ganyan? Hindi ka nabila ng tsinelas? Ala, bili tayong tsinelas mamaya. No, kasama ka pala? Oo. Sipag naman ni Kuya Bobby. Nasa si Tech Lead. Andiyan si Tech Bobby. Oo. Oh. So pasensya na po, na-late po ako Tech Lito. Sandali, baka may muta ako ha. Konti lang. Eh? Hindi, wala. Biro lang. Kumusta ang aking Kuya Dan? Okay lang po. Habulin ka ng manok. Magandang tanghali po! Pero binalang ko kayong pizza. Siyempre, si Kuya JB, si Bunso, si Kuya Renz. Oh no! Bakit itlog lang? Naubos po yung aming sinigang. Oh, sorry, sorry. Inubos ba ni, ano, ni Kuya Ogos? Hindi nga po siya kaabot. Sa kanya nga po, lukto ko lang. Oh, okay. Ginawala ko yung mga pakulo. Bakit ako wala? Oh, no. Eh, kumain na po kayo. Hindi, tapos na po. Hindi natin ito na po. Hindi po, ano po, at saka ano po, may dala po akong 10 box na Pizza Hut. Wow! Ay, ito ang nakakain mo. Oh. Huh? Wala, sino kaya Tekrom? Hindi ko pa natikwan yun eh. Oh, kailan ba yung ano, kailan ba yung huling kain mo ng pizza? Hindi na maalala. Hindi na maalala. Oh. Si Bunso, Bunso, kailan ba yung huli mong kain ng pizza? Hindi din na maalala daw. So ito pong pang-anim na araw po namin, halos 3 days po kasi yung naantala sa ulan, no, ate? Dahil po sa ulan, no, kasi guys, nahihinto po yung ating paggawa po sa bahay. At okay lang din naman po yun, no? Kailan? Matatapos din yan. Mairinedi ka ba na kanta? Meron po. Okay. Arigato. So papakita ko na po yung update sa inyo guys ng bahay. So, kumusta? Kasi si ate, nakita ako kanina, sobrang abot yung iyak niya. May naawa ako. Bakit? Hindi ko alam. I-update mo kaya. Anong problema kaya? Sobra eh. Kinabahan naman ako sa'yo. Ikaw, sabi natin. Awawa eh. Tanong mo, tanongin mo. Ate? May sinabi po si Kuya Lito? May problema po ba? Mayroon po.
Pwede po bang malaman? Eh, ako po eh kakaproblema dahil sa mga taong hindi masaya sa amin. Tingin nila sa akin, abusado ng tao, pagsamantala. Kaya tekram, hindi po ako umiling na kung ano-ano. Hindi po ako umiling sa inyo na ganyan nga po yung biyaya niyo po sa amin. Alam ko pong kusan loob pong ibigay ng Diyos yan sa amin. Katekra, masama po ba yung intention ko na pagsama-samahin ko yung mga kapatid ko? Wala, kahit po nung simula pa lang po naman, nawala kayo dito sa amin eh. Buo na po yung decision ko na huwag pag-iwalayin yung mga kapatid ko. Ngayon po, hirap na hirap yung loob ko kasi Sali po na matuwa sila kasi may tumutulong sa amin. Hindi. Paano pa po kaya kung sa bulisan nila nanggaling mga tulong na nanggaling sa inyo po? Ang hirap-hirap lang po sa loob ko na lumalabas na abusado akong tao, waltas ako sa pera. Kami po, etikram, kahit sabi ko po sa inyo, kami kahit toyo lang ulamin namin, sanay po kami sa hirap. Meron o wala, kontento po kami. Yung po yung tinuro ng mga magulang ko sa akin. Sasabihin nila, ngayon ka lang maano sa mga kapatid mo kasi noong araw ka, hindi ka naman ka ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, Ketekram, yung hindi ko nagawa sa mga magulang ko sa mga kapatid ko po ibinibigay. Nagirap-irap lang po kasi sa loob. Nantingin ng tao sa akin, abusado. Napakalaking pasasalamat ko po sa inyo kasi unang-unan, hindi niyo po kami pinabayaan. Ligyan niyo po kami ng pangkabuhayan. Akala ko hanggang doon na lang po. Pero bigyan niyo pa po kami ng nasigit pa po na napakalaking bagay po. Yung mga sinasabi ng mga tao na napagsamantala ako, waldas ako sa pera, mahala na po niyo sa kanila. Hindi ko alam bakit di nila ako maintindihan. Hindi ko alam bakit masama ba yung intention ko na huwag kong pag-iwalayin yung mga kapatid ko. Ako na lang yung nandito, ako na lang yung ina. Hindi ko naman po kasalanan na mawala si tatay, si nanay. Alam po ng Diyos kung gaano ko kuporsigito sa mga kapatid ko. Ngayon sinasabi po nila sa akin. Tutunayan ko po sa kanila na hindi ako ganun. At sa unang-una po, wag na po sila nang dadamat ng iba. Hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko, Nay. Hirap-hirap po, Kuya Tekram. Kasi sa halip na sila yung makaunawa sa akin, sa halip na sila yung magkikero sa amin, magkakapatid. Hindi. Bagus itataon ka pa nila. Hindi ka nila iaangat eh. Babagsak ka nila. Sisirain yung loob mo. Diyos ko. Sabi ko sa Diyos, liwanagin niyo po ako ang pag-iisip ko para masama mga kapatid ko. Kasi kung isang po talaga, nasisiraan ako ng loob sa mga naririnig ko sa kanila. Mayakap kay ate. Nakapin mo si ate. Masama ito ang loob. Hindi sila iba sa amin, pero bakit ngayon yung sinaday sila maging masaya? Ano nangyayari ngayon? Habang nagdadarama ako po, nagugulan yung mga kasama ko.
At nalimit ka pa, umiiyak. Wala ka ako. Bigla na lang pumapatok yung luha ko nung pag naiisip mo gano'ng kahirap yung walang magulang eh. Kasi gusto mo magsambang. Hindi mo masabi, wala kang masabihan. Kung nandito lang si nanay tsaka si tatay, kahit pa paano may makikinig sa akin. Kahit pa paano makakaramdam ng hirap na loob ko. Kahit anong mangyari, kahit ano pong sabihin nila, hindi ko bibitawan yung mga kapatid ko. Pinaiyak mo naman ako, ate. Hirap na hirap po kasi yung love ko, ate. Hindi sila masaya sa lagayan sa meron nagmamasalamat po ako sa Diyos siya kasasama ko. Kasi kinakalma niya ako lagi. Pero yung dibdib ko sobrang bigat ka. Kasi walang ibang magkakaintindi sa amin kundi kami lang. Sobrang bigat pala nung pagka nag-uusap tayo, pero parang wala kang nakatagong ano. Ang lalim pala nung nakatago mong sa trabaho, lagi problema. Lang po akong masaya. Happy lang, laging ganyan. Hindi ko pinapakita sa tao na sobrang nararamdam. Napakalaki po ko yung tekram nung may magulang sa wala. Ito, nararanasan ko ngayon yung kung may magulang ka, may masusumbungan ka, may madadaingan ka. Minsan, tara kong baliw. Ako, nai. Dapat kasi hindi na kayo nagwala eh. Hindi dapat niyo sumusulit nito eh. Kasi hindi. Dahil sa kahirapan ng buhay, nawala sila kasi wala kaming kakayahan eh. Kung ako naging mayaman lang ako, gurado mo pa yun. Kahit si tatay, nanay, di mai-stress mo sa dami ng problema. Di mag-iisip na mag-iisip ng kung ano-ano. Ang mahalaga sa akin, kahit papaano, nailabas mo yung sama ng loob mo. Kasi mahirap yan, Nay Edna, na kinikimkim niyo yan. Masayahin po akong tao, Kuwete Kram. Pero pag hindi ko nakakayang bigla-bigla na pumabatak yung luha, hindi ko kayang pigilan. Ipasadyos na lang po natin lahat. Opo, mahalap na po. Bahala na po sila. Bahala na sila kung ano iniisip nila. Bahala na po sila. Kasi papatunayan ko po sa inyo na mali yung mga sinasabi nyo sa akin. Noong una po, kami mag-asawa, hindi kami tumitigil magtrabaho. Kahit puyat, kahit hirap, hindi kami tumitigil. Ngayon, kahit anong mangyari sa amin magkakapatid, wala na kayo magagawa doon. Tingin niyo sa akin, mayabang, bulagsak sa pera, walang modo. Tandaan niyo po, kung ang tao po ay karespeto, kaya ko po irespeto. Dahil kami naman, kahit hindi po ako nakatapos, nanunog po ako rumespeto ng matatanda. At hindi po ako bastos. Dinuruan ako ng mga magulang ko na makontento. Masaya kami kung anong meron kami, meron o wala. Makaintindihan, bakit? At anong gusto nyo? Ilubog na lubog kami. Yung halos di na kami makaano sa buhay namin. Yung kami na kami ngayon talaga. Sobrang lalim po pala ng tinatago nyo. Kaya na lang mo pala, sobrang lungkot po ni Kuya Lito. At unang-unang, siguram niyo, pumapagsamasta lang. Basta, Nay Edna,
Sabi po ng ating Diyos, kung sino po yung nagpapakababa, siya yung itinataas po niya. Alam ko po, ang ating Diyos ay nagahari po sa inyong puso. Opo. Sa pamilya po niyo. Kaya po, dumarating po yung mga blessing para sa inyo kasi deserve niyo po ito. Pagmamahal po ng ating Diyos ito, lahat po ng nangyayari po na to sa inyo. At mahal na mahal na mahal kayo ng ating Diyos at mahal din po namin kayo. Huwag na lang po natin pansinin, no? Pagka sinabi po nila, palabasin na lang po sa kabila. At hindi na lang po kayo masyadong nasasaktan. Sabi nyo nga, nagkulang man po kayo sa mga magulang nyo, pero hindi nyo po pababayaan yung mga kapatid nyo at babawi po kayo sa mga kapatid nyo. At kaya ako ay sobrang proud na proud na proud sa'yo. At alam ko, gagawin nyo po ang lahat-lahat para po maibigay yung magandang kinabukasan po ng mga kapatid nyo. Hag-hag si ate, kuya. Kuya JB, hag si ate. Sige na. Ate, sing, hag na si ate. And sa akin, ano din sa puso ko na nailabas mo yung sama ng loob mo kahit papano ay may parating mo yung laman ng puso mo, no? Opo, salamat. Laban lang tayo sa buhay. Yan po, mabigyan na po kayo ng update sa pang-anim na araw sa bahay po ng ating Kuya Dandan. Kanina po kasi guys, ay yun nga po, madamdamin po yung saloobin po ni ate, ni kuya. At sipag tayo sa pag-aaral, okay? So ano na lang po, lalagyan na lang po siya ng biga. At matatapos na po yung right side. Punta po tayo sa harapan. So nagtatambak po ang Tekram team sa loob. Eh naglalagay po si Kuya Tek dito ng bakal sa pagbibiga doon sa taas. Sobrang init. Kahit mainit, pasok po kay Dandan. Yeah! Ayun no. Dandan, ikaw na. Ha? Napangiti mo ah. Hurray! Ayun. Hurray! Ano, isa lang yung maano. Thank you Kuya Teklito. Inom ka muna maraming tubig, Kuya Teklito. Kumatawa lang si Tanya, wala ni pagod ko eh. Oh, si. Sa smell nga diyan. Yahoo! Okay, doon tayo. So yung dito sa left side, pagbibiga na lang po. So dito po sa right side ay medyo siguro maghapon natatapos ito. Inom po na maraming tubig ha. Sobrang init. Inom po ng maraming tubig. Kuya, ay, si Tech Chris pala to. Kumusta po? Kumusta? Okay, okay lang. So, yun na po. Tinatambak na po dito. So, tambak na po pala dito sa loob. Ayan. Wow! Okay. Tara! Okay. Sama ka doon, bunso. Oh, tara. Okay, nasa iyan na si bunso. Sa kabilang kwarto. Tara. Ayun. Okay. Malapit na ang kwarto ni bunso. So, meron na tayong dalawang bintana dito po sa right side. Yan. At dito po sa likod, dito po sa may CR, ay ginagawa po yung... Ayun, munti ka na naumpog si Tekram sa ano. So ginagawa po yung Poso Negro ni Bossing. Kumusta po? Okay. Inom po na maraming tubig ha. So balik po tayo dito. Kuya Teklito, kasa kaya tong isang truck na to? Kaya baka sumubra pa nga eh. Hindi tayo order ng bitin. Okay, arigato. Puro mga pasobra tayo dyan. Okay. Kasi kakabit natin yan sa ano? Sa teris. Okay. Arigato. Nag-request si Danda ng teris. Ayun. Sir, ang gancho. Welcome, welcome, Puya. Wow!
Kakainin po ni Kuya Bobby ang isang Pizza Hut. Kuya Bobby, kain naman. Lagyan mo ng sauce. Okay. Kain mo na, Kuya. Sa'yo yan. Oh, lahat yan kakainin mo, ha? Hintayin lang natin yung buko juice. Magaya ka, Kuya Bobby. Kain po. Dito. Kain po kayo. Wala. Wala pa 1 minute. Awakan mo to, Kuya Bobby. Busin mo yan, ha? Okay yun sa atin. Kunin mo na, Kuya Dan. Dalhin natin doon sa kabila.